with the FEU Lady Tamara House. Today, we're gonna talk about the current lineup of the UAAP dahil malapit na magsimula. Kyle, sino sa tingin mo ang mga players to watch out for this coming UAAP season? Siguro si Angel. Angel Cayuna. Kasi senior na rin siya and alam ko na ibibigay niya lahat kasi last season niya. And I'm sure nagkasama din kayo, di ba? Oh, bilang isang as setter. As in, kami talaga ate yung like parang palitan talaga. Ikaw naman, Kyla? Siguro po yung rookie na si Sheila Quiseo po. Na feeling ko po, siya yung magiging Pons 2.0. What? 2.2. Talaga ba? Ano, napakalaki ng sapatos na kailangan niyang i-fill in. Dahil, syempre, Bernadette Pons, sinitingala ng lahat ng mga FEU fans. Ano sa tingin mo, meron siyang qualities na parang kay Pons? Yung offense tsaka defense din po talaga. Tsaka yung, sobrang tapang niya rin po kasi maglaro sa court. For me, Ivana Agudo. Kasi naabutan ko siya last year sa FAU. And nakita ko din yung hirap niya bago makapasok sa lineup. And nung nakita ko siya, sobrang wow yung in-improve niya. And alam ko na isa siya sa magdadala sa FAU. For me, Buding. Si Buding. Kasi syempre, una-una, siya yung magiging leader sa defense. So, and isa na rin siya sa mga senior. So para sa akin, magiging all-out siya kasi last playing years niya na. So, and marami na rin siya na experience na naglaro sa mga pro. So para sa akin, isa siya sa mga magiging key para sa FEU. Napakalaking role na gagampanan ng mga seniors. Alam natin lahat yan. At one point, we all became seniors. At our last playing year, si Jel gagraduate na. Si Buding din, di ba? Same batch. And si Janet ba? Villarreal yeah, also. Yes. So these three players na talagang makikita natin magse-step up for you guys. So it's really the seniors ang magdadala this coming season. Ano naman ang message nyo para sa team or for the players that you want to talk to para source of encouragement for them this coming UAAP? Uumpisa muna tayo kay Ate Rose. To my babies, good luck sa upcoming UAAP and alam namin na kayang-kaya nyo yan. And magtiwala lang kayo sa sarili nyo. Andito lang kaming mga ate nyo para sa inyo. And be brave, Tamara. Be brave, Tamara. Parang nagkulang yata. Nagkulang! Okay. Ganun. Ayun nga, good luck sa mga, sa magiging games natin sa UAAP. And alam ko kasi na kayang-kaya nyo. Tsaka yung mantra natin, alam kong magagawa nyo ang hanggang dulo yun. Sa mga seniors, alam ko na ibibigay nyo na lahat. And sa mga babies, maging patient lang kayo. Respect nyo yung mga seniors nyo. And one game at a time lang. Be patient. Sa mga FEU babies, isipin nyo lang kung ano yung mga pinaghirapan nyo ng buong taon na to kasi ito na yung pinakihihintay nyo and alam kong kaya natin yan and pakita nyo yung puso and tapang na isang Tamaraw. Kasi once a Tamaraw is always a Tamaraw. Wow! Save the best for last ka naman ang message ni Ate G. Sobrang saya niyong panoorin kayong apat, you know? Nakikita talaga natin yung pagiging isang team ninyo kahit iba't ibang generations ang napagdaanan ninyo. Ang dami na ring memories ang pag-usapan natin today. Kitang-kita naman natin talaga yung pagiging family ng mga FEU Lady Tamara. So I'm sure makikita natin yan this coming UAAP season. Excited na tayong lahat. Thank you so much, G, Rose, Kyla, and Kyle for joining us here. I'm Michelle Gumabao, and this has been The Score. Filipinos can become a world champion. This is the third national rapid chess tournament that we are supporting or being organized by the Rotary Club of Nuvali. There are about 10 million chess enthusiasts in the country. And this is one sport na the Filipinos really excel. And the reason why we are supporting this is because marami tayong grandmasters. In fact, in the last 2 years, we produced 12 grandmasters. Hindi lang sila nag-focus sa kids, but also meron tinatawag na open event. Whereas, pwede mo makalaban yung mga title players natin. Like si Grandmaster Antonio, I think sisali rin siya dito. So magandang training ground siya for those players who are really aspiring na gumaling. Ah, ito
sobra ng puso na kasama ko dito sa event nga ng Chicks to Go, yung go kasi nila na yun nga, kaya yan, manok ng bayan, and it includes a lot of our brothers and sisters from the PID, and the Special Olympics, of course, with the partnership, and just amazing to see na daming tao na sumusuporta, and sa mga kapatid natin na nandito na naglalaro ngayon ng basketball. So nakikita ko yung passion nila, tsaka yung gustong-gusto talaga nila matuto ng basketball. Nakakataba na ng puso, yun lang masasabi ko talaga. Second set, parang binigay po sa amin ang bede. Alam din po namin na pinaghirapan din namin yun lahat. Then yung third set, dikit lang po yung laban. Ayun, sobrang nagtulungan po talaga kaming lahat. Kailangan lahat kami pupuntos, less error, ganun, depensa, sipag. Siyempre ngayon wala pa po kaming talo. Siyempre masaya po kami at ipagpapatuloy po namin po. Sobrang mas excited kami makalaban yung Binild kasi yun po yung wala pa rin talo. Thank you po sa support. Thanks din po Top Serve and Arellano Community. Yung set 1 po, sabi namin, dapat sigurista po talaga kami. Na game plan din po kami na wag namin simulan ng mali. Yung second set naman po, sinabi po namin na hindi natatapos yung game ng isang set lang. So, kailangan kung anong po ginalaw namin ng first set, mas more pa sa second set. Yung third set naman po, yung medyo nag-struggle pa po kami dun sa dulo, nahabol pa po kami, medyo dumikit pa po. Pero narinig po kami sa sinabi ni coach na huwag po mag-relax. Ito na po yung fourth win namin, so masaya po kami. Pero hindi po namin kailangan makampante kasi marami po kaming pagdadaanan like Arellano, Beda para po pumasok po kami ng final four.